research na. Gusto ko lang mag-bigay ng statement about this so-called paper. I know this is very common sa Facebook, diba? Mag-bigay sa Facebook, but then, gusto ko lang i-explain sa inyo na hindi ko that walang picture yung tao or sobrang ganda puso na agad or hindi ko that hindi siya nakikapag fan to fan or nagbibigay na fan sa puso agad. Ito, tuloy mo. I know marami nyo nabibigay na yung picture, but then isa lang po yung proof na puso yung isang tao. Give out a public evidence. It's like pag mo nakita mo yung original profile na ginagamit ko yung picture, you can always post it in public to sabihin mo this girl is a poser. Yung original account na ginagamit yung picture, eto siya. So everyone will be aware na poser siya at hindi na siya nakakausapin or ipablock na sa Facebook. But then, huwag kayong manira sa likod ng tao. Like, ma-experience today, dinian ako ng isang friend ko sa Facebook. Ang sabi niya, poser daw yung girlfriend ko. Well, I'm going to declare that hindi ako maniniwala na poser siya. Ito kasi, at bigasahin ko na. Ito sabi niya. Kasi before may nag-post ng picture kasama siya, ayun, nag-jowa sila. Tapos yung main account ng picture ng isa, nakita ko kasi naka-in-aral dun. In a relationship dun. Tapos, ayun, pang-Japan yung name niya, Japanese daw. Tapos nag-post yung isa na lang maghahanap ata ng jowa. Isa maririwala sa that's the new medicine. Pero hindi ako naniniwala ng poster siya. Ayun, tapos nag-post yung Laos Isa na naghahanap ata ng jowa. But then, di ba may boyfriend ka? Tapos, body daw ang niya. Hindi nang pagsakot sa kanya na nagsasabing poster yung boyfriend ko. Ito. So, hindi pa daw siya ina-accept as a friend. Pero kagabi nakausap daw niya yung boyfriend. Noon, tinatanong kung ilang years na sila, mag-aapat na taon daw. This means, kasi nag-post ng ingay na kasama with caption. Ayun, yun din yung text pa niya. And madami daw poster talaga yung girlfriend niya. May mga nag-inspire daw sa kanya. Ilan nga na yung video na kumakanta eh. Nag-inig daw talaga kumanta ng girlfriend niya. Ayun, sabi pa dyan. So, hindi ko yung number ayaw ibigay. Minigat sa kanya ayaw ibigay. Well, saka dapat nag-one yung girl. Minigat sa kanya sa public, diba? Alam mo yung poster, diba? So, we have to post evidence sa public. Kasi pag hindi mo ginawa yun, hindi mo ka na naniniwala ng tao. So, here. So, I told her na ibigay sa akin yung original profile ng babae. Tapos na sinabi niya, ayaw nagbibigay. Abangan ko na lang daw. Sabi niya, abangan ko na lang daw. Eh, siya na lang daw bahala na i-booking ang girlfriend ko, na poster. So, so, she gave out a reason. Sabi niya, siya hindi. Kung ibubuking man niya yung isa o hindi, nasa kanya na yun. Nasabi lang naman niya sa akin eh, wala na daw sa doon, natutuwa lang ako. Ay nga pala, paano pala nakaniwala ni isa na hindi siya poser? Paano daw ako naniwala? Well then, wala ako na din yun kung maniniwala ko sa kanya hindi. Bakit na yung hindi?
Yeah, dapat din daw ayahin mo daw ang kapag-tumig dito. Ngayon, kapag tumanggi, edi madaming daw pag-iit. Alam na. Hindi rin naman kasi talaga mag-iit ako kapag-tumig mo talaga siya yun, eh, di ba? Yun yung sabi. So, what if wala siyang camera? So, hindi lahat ng tao may camera sa bahay. Na may ipagamit as cam-to-cam, face-to-face. And, yun. Sabi daw mukha natin pala. Wala yung lead. Kasi hindi mo naniwala eh. Okay na eh. Kasi hindi mo akong tanga. Alam mo ba, ito pa yung text. Alam mo ba, hindi ko pa sinabi dun sa guy na may poster yung daughter niya. Inopen niya ang guy na maraming poster yun. Dun ko na-open na yung about si Isa. So, well, yun yung text sa kanya. Ano ba? Yun, siya yung ayaw na talaga i-tinggay yung original profile yung girl. So, wala ko magagawa, hindi ko naman nakapilit yung ka. So, ito pa sabi na, yung screen daw niya, yung isa, yung sa girlfriend ko at yung boyfriend niya. Ang sweet daw, 45 months na ito ganyan nila eh. Nag-tips pa daw, kalindi. So, pinapaniwalang po siya talaga. So, yun. Gusto niya maniwala ako ng puso. Well, why won't you give me the evidence? Kung meron man talaga, ibigay mo. Kasi, maglimit ka talaga yung masama sa public. Well, it's not my problem. It's not my problem kung maglimit ako masama. The problem is, nanginira ka ng tao. And, if you want talaga na maniwala ako, then, ibigay mo sa akin yung profile. Ako pa mismo mag-post sa kanyang account na ito yung girl. Ayan, ako mismo maglalagay. So, if you don't have the evidence, take a shot at. Kasi, nakakainis na. Okay? Don't you ever try na maniya ng tao na wala kang ebidensya. Wala kang mag-impact ng ebidensya. Okay, ito pa. Bakit ayaw mo ibigay? Kasi sinisiraan mo lang. And if you're willing to let others know na poster siya, then put the evidence on public, warn everyone. Huwag mo itago yung sasabihin niya. O ako, pag alam kong poster yung tao, tinatago pa ngayon yun. Binabala ko. But then, for now, nailo ako sa pagdahan. Because I'm really not that good in hunting. And isa pa, kung gusto mo talagang sirain yung isang tao, kausapin mo siya, kayo mag-usap, hindi yung manimila ka lang in public. Kasi hindi mabuti yan. Nung nahimik yung tao, tapos sirain mo lang. Okay, this ends my talks by video. I already posted an audio on Facebook. Nakapublic display yun para makita ng lahat. Okay? Okay na. So, if wala ka talagang evidence, dapat shut up. Or if wala rin din naman, huwag ang post ng public.